Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga natatakot sa mga nagaganap sa kasalukuyan? Siyempre lahat naman po tayo ay natatakot. Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga mabibisang proteksyon, lalo-lalo na sa mga karamdaman, ganoon din po sa mga sakuna, yung mga nagaganap mga bossing, ito po ay napakasimple lamang at mapapaisip ka, pero hindi mo ito, kumbaga hindi mo malalaman kung hindi mo ito susubukan. Ito po mga bossing ko ay napakasimple lang naman, hindi naman masama na subukan po natin ito mga bossing. Ito po ay for healing, para tayo hindi magkaroon ng karamdaman, para gumaling sa mga karamdaman. Ganoon din po mga bossing, pang cleansing po ito ng loob ng ating bakuran, upang sa ganoon hindi tayo pasukin ng kamalasan. Yan po mga negatibong enerhiya na ang dulot ay mala sa buhay mga bossing. Ganoon din po mga bossing yung lagi ka na lamang po ang may problema pinagdadaanan, maging sa usapin ng negosyo, sa mga, yun nga po, sa mga pampinansyal mga bossing na isa sa mga numero uno rin na problema ng karamihan. Ngayon po mga bossing, dahil nga sa mga nagaganap pa sa kasalukuyan, di ba mga bossing, kumbaga nagpatong-patong na, pero positive ka pa rin mga bossing, huwag kang panghinaan ng loob kasi ang pagiging, kumbaga kung pagiging pinanghinaan ng loob mga bossing, yan po ay mas lapitin ka ng mga negative. Kaya kailangan laban lamang. Ipagdasal nyo kung ano yung pinanghihina ng inyong kalooban. Pagkatapos mga bossing, laging nyo sasabihin, kaya ko to, malalampasan ko to, magtatagumpay ako sa buhay. Ganun po lagi nyo po sasabihin para mas maging fighter po kayo at mas maka-attract kayo na swerte sa pera. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mapamamaraan at wala namang masama na subukan, subukan nyo po ito mga bossing ko. Kaya kung kayo po naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko na ang kapangyarihan ng mushroom. Ayan. Ito po yung binabanggit ko yung mushroom mga bossing. Ang kapangyarihan ng mushroom, ang dulot po nito ay napakaswerte. Yan po ay for healing. Halimbawa, yung mga karamdaman sa miyembro ng pamilya. Kayo po ay bumili ng mushroom. Di ba? Marami tayo na mabibilhan po niyan. Sa supermarket, may mga mushroom po dyan mga bossing. Mushroom mga bossing. Ilalagay nyo lamang po ito sa isang mangkok. Ilagay nyo lang po siya dyan at hayaan nyo siya na kusang matuyo hanggang sa maging parang pupulbusin na po siya, maninigas po yan hanggang sa parang magiging pulbus na po siya. Okay lamang po yan. Kahit isang mushroom lang na medyo malaki-laki ang inyo pong ilagay po dyan sa may kwarto po ninyo kung sino lagi may karamdaman or kaya sa may salas po ninyo mga bossing. Kapag sa salas naman po mga bossing, medyo mga tatlong mushroom na malaki-laki ang inyo pong ilagay para pang kalahatan buong pamilya. Kasi ito po ay for healing. Ayan po ay pang cleansing din, pang alis ng mga negatibong enerhiya na ang dulot ay kamalasan. Pag sinabing kamalasan, pang kalahatan po yan, maaring mala sa pera, problema sa buhay pag-ibig, ganun din po sa kalusugan, or in short, hindi ka na maubusan ng problema pinagdadaanan, para mawala na po yan. Kasi maaring may mga nakakapasok na negatibong enerhiya. At alam niyo po ba mga bossing ko na ang mushroom, ito po yung nag-iimbita ng mga good fairies mga bossing. Ito po yung nag-iimbita ng mga positive. Ito po ay nag-iimbita na halimbawa ay kayo po ay maraming problema pinagdadaanan ng kumbaga solusyon sa mga problema nyo pinagdadaanan. At ganoon din po mga bossing ko sa ating kalusugan. Kung never nyo pa po itong hindi nagagawa, subukan nyo po ito mga bossing. Isa rin po yan sa problema na napakaswerte basta't may lubos kang paniniwala. Ito mo lang po inyo pong gagawin. Halimbawa, may isa sa karamdaman, isa sa mga miyembro ng pamilya may karamdaman. Isang mushroom sa ilalim ng kanyang higaan. Isulat niyo po dito ang wishes po ninyo mga bossing kasi gusto po ng good fairies, yung mga swerte pong yan mga bossing, yung di ba may mga bad fairies na siya nagiging dahilan minsan para pag pumasok yung mga negatibong enerhiya sa atin, lagi may mga problema pinagdadaanan, samot-samot na problema, karamdaman, away-away, mailap ang swerte lalo na sa pera, yung mga ganyan mga bossing. Alam nyo po ba, kapag meron kang mushroom, yan po yung nag-iimbita ng mga good fairies na siya magiging dahilan kung bakit minsan mapapansin niyo na parang natigil na ang pagtatalo-talo, yung mga problema nyo pinagdadaanan ay nasolusyonan, tapos
kung kayo po yung may karamdaman, ito po yung mapapansin nyo na unti-unti kang lumalakas, unti-unting nagiging okay ang lahat, hanggang sa mapansin nyo, pumapasok na ang swerte, yan po yun mga bossing. Kasi ang mushroom ay nag-iimbita ng mga good fairies, mga swerte po ang papasok po sa inyo dyan, at ayaw po niya ng mga bad fairies mga bossing. Takot po sila dyan sa mga mushroom na ganyan mga bossing, kaya maganda na meron kayong ganyan. Kasi for healing po ito, pang alis po ng pang cleansing, pang alis ng mga negatibong enerhiya mga bossing. Kaya mas mainam, i-welcome lang po natin ang swerte sa pamamagitan ng mushroom. Kung ito po ay never niyo pa hindi nagagawa, asya mga bossing, mag-wish ka lamang ng taimtim. Isulat nyo ito sa malinis na papel, iipit nyo dyan sa malapit sa mushroom. Ilagay nyo po ito mga bossing ko. Kapag may wishes ka mga bossing, ito ilalagay nyo sa mataas na lugar, bawa cabinet, sa kwarto po ninyo. Pag naman po wala kang wishes, pwede rin naman, mag-wish ka na lang ng taimtim, ibulong nyo sa mushroom habang nakating ka sa may silangan, sa liwanag ng araw mga bossing. O kaya kapag umuulan, pwede rin po yan, kasi ang ulan ay nagmula sa kalikasan. Yan pong kalikasan, swerte po ang dulot po niyan. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka lamang sa mushroom, pwede rin po yan. Tapos ilagay nyo sa ilalim ng inyo pong higaan. Or kaya mga bossing, sa may salas po ninyo, tatlong mushroom ang kailangan natin sa salas para pangkalahatan mga bossing. Subukan nyo po yan, proven po yan, hanggang sa mapansin nyo na nagiging okay ang lahat, gumagaan ang daloy ng swerte, yung mga karamdaman, gumaling na, hanggang sa mamutawi, ipagmamahalan, kasiyahan, hanggang sa mas maka-attract kayo ng swerte sa pera. Kasi once na away-away ang pamilya mga bossing, nagiging mailap ang swerte. Kaya mas mainam, gawin nyo po ito para mga good fairies na lang, swerte na lamang po ang dumating po sa inyo. Kaya kung kayo po naniniwala siya, mga bossing ko, lumarga po kayo, subukan nyo po ito, murang halaga. Or kung makakita ka dyan sa garden ninyo ng mushroom, yan na po ang inyo pong kunin, lagay nyo lang sa isang baso, tapos yan, lagay nyo lamang po siya dyan sa may ilalim na higaan or kaya sa may salas po ninyo. Proven po yun na maswerte. Pero pag nanggaling dyan sa may bakura ninyo, magpaalam ka. Magtabi-tabi ka at baka ikaw ay manuno. Baka may nakatira po dyan, may alaga po dyan eh. Kayo po ay manuno. Kaya kailangan tabi-tabi po, kukunin ko po ito, pasensya na po kayo, gagamutin lang sa mga karamdaman, or kaya gagamot lang sa problema po namin. Ganun po mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala, siya mga bossing ko, lumarga na po kayo. Ilan po mga bossing, salamat po.